Ito yung ano, ito yung transformer na makikita mo sa loob ng microwave oven. Sa mga sirang microwave, pwede na ito magamit as a welding machine or welder in case of emergency. Sa loob ng microwave, ang pinuproduce nitong voltahe ay 2,000 volts, no? 2,000 volts. So, ito yung primary na tinatawag nila, primary. Ibig sabihin ng primary, ito yung sa kuryente natin, 220. Sasaksak natin dito, 220. Tapos, yun nasa baba yun. Tapos, itong nasa taas, ito yung winding na nagpuproduce ng 2,000 volts. Ito. So, ngayon, tatanggalin natin itong secondary. Ito yung tinatawag nilang secondary. Ito ay iiwan natin para may plug natin sa 220. Tapos, dito yung secondary. Tatanggalin natin yan dyan. Iiwan natin itong core na to. Itong base metal. Iiwan natin yan. Yan yung gagawa kasi ng magnetic field. Kasi lumalabas, ang kailangan natin sa welding machine ay high current. O yung parang nakakasunog na siya. Kasi yun ang purpose ng welding machine eh. Susunugin niya yung dalawang bakal para magdikit. No? So in case of emergency, no, punta ka lang sa junk shop, makakuha ka nito. Actually, matagal ko ng planong gawin to, kaya lang wala akong makitang sirang microwave. Finally, may nakita ko. Dalawa. Kaya yung isa nito malaki, kasi malaki yung microwave oven na yun eh. Tapos yung isa, mas maliit. Ito, may fuse po. May fuse pa rito. Ayan, nakalagay oh. Tignan nyo. Tignan nyo kung nakalagay sa secondary. Ito yung sa ano eh. Ito yung sa 2,000 volts side ng microwave. Ayan o, 5,000 volts. 0.8 ampere fuse. Ito yun. So, pagka ito mo sira o. Oh. Baka nga ito lang yung sira nung ano eh, nung microwave na yun eh. Oh. Umuputok yung fuse. Dito sa... Pero syempre may dahilan din kung bakit pumutok yung fuse, no? So yan ang gagawin natin. Lalagariin to. Tapos lalagyan natin ng winding. So tignan nyo to. Tignan nyo tong transformer na nalagari na. Ito, di ba? Nilagari dito. Ayun, no? Para yung secondary ma-free up yung coil dyan. Nilagari dito. Pero habang naglalagari kayo, kailangan protectionan nyo tong primary. Dapat hindi natin to masugat kasi gagamitin pa natin yung secondary. Makikita nyo naman meron siyang separator. May mga special paper separator. Tapos nilagyan lang natin siya ng makapal na wire. Ayan o, two winds. Dalawa lang na malaki o. Mas maganda kung tatlo. Mapagkasya natin yung tatlo dyan. Kaya lang medyo masikip na eh. Kaya mag-experiment tayo ng mas maliit na wire. Kasi mas maraming turns dito, mas malakas eh. Mga tatlong turns sana eh. Ito dalawa lang. Dalawa lang yung turn niya. Pero gumagana na rin. Kaya lang nahihinaan pa ako eh. Gusto ko yung 3 turns. I'll try 3 turns. Ito yung mga nakakuha sa loob oh, nung nilagari na. Ayan. Ano siya eh, compact na compact yung pagkaka-wind sa kanya oh. Talagang compact oh. Ayan. Kaya parang lumalabas siya pag nilagari mo, parang solid. Pero ganun pa man, dahil ito ay copper lang, madali lang siyang lagariin. Tapos, pagka nalagari na, nandyan yan, no? Nandyan yun sa loob, eh. Yan, ganyan. Pag nalagari na, ito ang gagamitin nyo. Yan.
para i-push siya. So gagamit tayo ng martilyo para i-push out siya. And then that's it. Lagyan natin ng saksakan. Saksakan dun sa primary. Saksak sa 220. Ayan. Yan ang ating DIY emergency welding machine. Yan ang sabi kong emergency kasi kung makakabili ka naman sa modern time ngayon, 1.5 lang ng ganito eh, 1,500. Mura lang, may box pa and everything, may adjuster. So ito talagang in emergency cases talagang kailangan mo kasi walang adjustment oh. Mag-a-adjust ka dito sa kung gusto mong palakasin o pahinain, dito ka mag-a-adjust sa winding ng wire na to. No? Hindi kagaya nung nabibili mo sa labas, meron yung parang knob na na-adjust to. Copper winding yan, pero dahil sa sobrang compact, parang isang solid na siya, pero winding yan. Yan, matapos nating lagarin yung ibabaw, ito na, tatanggalin natin itong dalawang to. Ito yung nasa loob nila eh, para makapag-wind tayo ng wire dyan. Yung dalawang to kailangan natin tanggalin. Ito, isang bolt na tatagos doon. Try natin siya itulak palabas. As you can see, oh, natutulak naman siya. Oh. So, lumabas na. Oh. Ang ginagawa nyo to, pwede nyo masugat yung primary. Kaya kailangan ingatan nyo. Kaya lagyan nyo ng tape. Then yung ano, pag natanggal na yung secondary, yan ang butas. So yung primary, 220. Yan ang secondary. Ngayon, lalagyan natin siya ng wire. Yung wire na nilalagay dyan, makapal. High current nga eh, gagamitin sa welding high current. Eh ang welding machine, di ba sino-short yung bakal para mag-create ng arc. So lalagyan natin siya ng wire ha. Meron ako dito. Makapal, sin laki ng daliri oh. So try natin yung 3 turns. Dapat ang paglagay natin ng wire maskip. Yung pinakamaskip na kaya natin gawin. Kailangan gumamit ng hammer. So that's one, no? One turn.
Hindi naman importante kung clockwise o counterclockwise. Basta't mag-divide lang kayo ng turn. Target natin is 3 turns. Atake na lang natin. Kasi ito na yung third turn. Kaya masikip. So yun ang itsura niya pag nag 3 turns na. Mahaba yung wire natin. Ayan. Dito yung primary sa baba, secondary. So let's try.